kung nabasa mo ang pamagat ng video na to at isa kang tao na nakikinig ng anime music, tinitiyak ko sa iyo na normal kang tao at nasa katinuan ka ng pag-iisip. Matagal nang nakikinig ang sangkatauhan ng mga awitin na di nila lubos na nauunawaan ang kahulugan. Simulan natin noong panahon ng mga imperyong Romano, kung saan halo-halo ang lengguwahe ng mga tao, gaya ng Latin, Griego, Hebreo at iba pa. Iba-ibang kultura at awitin, pero nasa iisa lamang silang bansa. Ganoon din sa Europa noong panahon ng Renaissance, kung saan nagkaroon ng pag-uunlad sa siyensya at sining. Sa Pilipinas noong panahon ng Kastila, bagamat natuto tayo ng wikang Espanyol, ang mga awitin sa simbahan ay nasa wikang Latin. Sa kasalukuyang panahon ng mabilis na pag-uunlad ng teknolohiya at globalisasyon, mas marami na tayong musika na pwedeng pakinggan. Simulan mo sa Western music, K-pop, J-pop, Taiwanese pop at iba pa. Etc. Madami. Pag may kapitbahay kang OFW na bagong uwi, nagpapatugtog sila ng mga kanta mula sa bansa na pinagtrabahuhan nila. Kaya, kung nakikinig ka ng anime songs, huwag kang mag-alala. Hindi ka weird. Natural sa mga tao ang makisabay sa mga rhythm kahit hindi nila naiintindihan ng lyrics. Oo, lahat ng tao yon. Walang exceptions. Lahat tayo music lovers. Pero meron tayong mga genres na gusto at ayaw natin. Ako halimbawa, hindi ko type ang novelty songs, lalo na yung tugtugan ni Kuya Will, April Boys at Lito Camo. Ayoko ng heavy metal at death metal. Ikaw na nanonood ng video na to, malamang may mga tugtugan ka rin na ayaw mo. Dito ngayon papasok ang anisong or anime music. Ikaw, ako, gusto natin pareho yan. Pero yung mga nakapaligid sa'yo, gusto ba nila? Sa case ko, in my real life, tatlong tao lang. Dalawang kaibigan, isang kapatid. Bilang lang sa daliri ang may gusto ng anisong sa buhay ko. Pero kahit ganun, hindi ako tumitigil sa pakikinig nito. Sure, from time to time, nakikinig ako ng American music, OPM, at mga tunog kalye. Pag nagpa-party ang barkada, nakikipag-agawan ako sa mga kanta ng videoke. I hit the notes. Talagang masaya. Pero pag mag-isa ako, let's say nagko-commute or bago matulog, I listen to anime songs. Ang sarap pakinggan, nakakawala ng stress. Pumapasok sa ulo ko yung mga anime na napapanood ko. Because of this music, parang nagkakaroon ako ng emotional attachment sa mga anime characters. Whether masaya, nakakaiyak, nakakalungkot, nakaka-inlove, or nakaka-hype. Basta, nakaka-addict makinig ng anisong. CDs at cassette tapes pa lang ang uso dati, may anisongs na ako. Sa cellphone ko, meron akong 10 gigabytes of data na nakalaan para sa mga anisongs na nadadagdagan pa. At alam ko, hindi tayo nagkakalayo ng mga karanasan. Hindi tayo nag-iisa, marami tayo sa anime community na nakikinig at nakaka-appreciate ng ganitong awitin. Pero ito ha, mga utoy, konting payo lang. Pag nakikinig ka ng anime music at nakasakay ka sa public transport, bus, jeep, MRT, LRT, UV Express, please naman, kontrolin mo yung volume ng headset mo. Sarilinin mo yung tugtog kasi naririnig din namin eh. Alam kong masarap makinig, pero keep your noise to yourself kasi nakakahiya ka gago. Weird na nga ang tingin sa ating mga anime lover, aasal ka pa ng ganun. Isa pa, pag nagpatugtog ka sa bahay nyo ng anisong, ay huwag ka nang makipagkumpetensya sa ingay ng stereo ng kapitbahay nyo. Hindi alam ng pamilya mo, pati ng mga tao sa village nyo, ang mga kachingchonga na yan. Kaya maging sibil kayo mga utoy, kasi maraming judgmental na normies. At wala silang balak na unawain kayo. Tayo nang mag-adjust, okay? So yan mga utoy, bilang panghuli, uulitin ko, normal kang tao, nasa katinuan ka ng pag-iisip, at ikaw na nakikinig sa anime music, hanggat wala kang pineperwisyo at tinatapakang tao, ay wala silang karapatang basagin ang trip mo sa buhay. Muli po,
Ito ang inyong Kuya Utoy. Mag-like, comment, subscribe sa ating YouTube channel. I-click ang notification bell para sa mga updates at mga bagong videos. Okay, hanggang sa muli.